Pagka naririnig natin yung tugtog na yan, parang may magbibigay ng donasyon eh. Ang tanong! Ang tanong ni Kumbachero kanina bago tayo mag-commercial, yung bang mga kalsada na nandidiyan dinadaanan ng mga truck, eh talagang sapat ang kapal? Matibay ba talaga yan? O baka naman na sobrang bigat lang talaga ng mga truck? Kausapin natin ang Regional Director ng DPWH sa Central Luzon, si RD Rosalier Tolentino. RD Tolentino, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Katonjing, Ka Jerry. Magandang gabi, RD. Opo. Matanong namin, kumusta po pala ang may mga na-damage po ba sa nasasakupan ninyo sa Central Luzon nitong nagdaang lindol? So pag-atin yung ano, yung ating mga lansangan, mga national roads natin sa Central Luzon is maayos naman na nadadaanan at hindi nagkaroon ng problema pagdating doon sa ating lindol. Ano? Ah, buti naman po pala, no. So talagang ang concentration, kumbachero, ng damage o yung hardest hit ay yung bandang Cordillera, no? Talaga. At saka yung mga lumang gusali diyan sa Ilocos region. Well, anyway, yung pong isa sa pinaka pinag-uusapan pala ngayon sa Central Luzon ay ang mga nagigibang kalsada na dinadaanan po ng malalaking truck. Umpisa po natin para maintindihan na nakikinig sa atin. Ba't po ba doon sa mga provincial roads nagsusuot itong mga kalsadang ito? Ano po ba ang dahilan at ibinawal ang mga malalaking truck diyan po sa NLEX? Yeah. Katuling ka, Jerry, ano? Ang sa NLEX, nagkaroon sila ng advisory na yung mga trucks na lumalampas sa 33,000 tanks ay hindi muna nila padadaanin dahil sa kanilang repair. Mm-hmm. So, nakipag-ugnayan sila sa DPWH upang magawa ng paraan at maayos yung bayad act, no? Mm-hmm. So, nagresulta yan sa nagkaroon ng diversion ng mga trucks na more than 33,000 papunta ng national road natin, papunta ng Daan Maharlika, sa Piyaw. So pagka po pala 33 tons, ibig sabihin 33,000 kilos yun, ano? Tama ba yun, RD? Pagka 33,000 kilos o 33 tons, hindi na pwedeng dumaan dito sa Bayadak. Yeah, tama ka, Kasim Kajer. Ano bang mga itsura ng truck yung mga ganun kabigat? Doon sa configuration ng truck natin, based dun sa Republic Act 8794, pag sinabing yung 1-3, meron yung 12-wheeler, mataas, ano? So, yun yung mga dumadaan ngayon sa mga national roads natin at nakakaroon ng problema yung bigat ng mga truck na yan at yan ay nakakaroon ng problema sa ating national roads. 12-wheeler, pataas, 12-wheeler, merong 18-wheeler, so yeah. Lahat na yun. Opo. Oh. Tapos, hindi naman kaya yung mga 12-wheeler pataas sa mga national road natin? Ganun ho ba? Yeah. For example, kung pag sinabi mong 12-wheeler, ang lumalabas na nakalagay doon sa 11 configuration niya is 11-2 ayon sa batas, ang kailangan lang na talagang gumaan dyan is nasa 40,000 tons, ano? Mm-hmm. 40,000 kilos o 40 tons. Tons. 40 tons. Okay. Pero 40,000 kilogram o kilogram. Gross vehicle weight. Pero ang lumalabas pagka tinimbang natin, lumalabas siya almost 70,000. Naku, grabe. Laki. Sobrang halos double. Almost double nga, ano? Oho. So, yan ang nagiging problema. So, base dun sa ating batas, yung pagka sinabi mong 33,000, ang dapat nakapal ng kalsada natin ay 12 inches, ano? Mm-hmm. Pero, pagka ganyan kalaki na yung kabigat, talagang hindi kakayanin na masustain yung bigat ng laman ng trucks pagdating sa kalsada natin.
Yun ho ba ang dahilan, secretary? Hindi, RD pa. Hindi pa siya, hindi siya secretary. Akala ko secretary. RD na. Yung nadadaanan ko dati dito na kalsada mula Plaridel, papuntang Baliwag, San Rafael, San Ildefonso. Yung nag-alon-alon, yun ho ba ang dahilan nun? Naging parang dagat yung kalsada? Opo, yan po ang dahilan ng mga tulang laman ng mga truck natin. Ano, ba't doon napakabigat? Pareho ba yung isang truck na may lamang 33 tons ng bulak? Saka bigas. Saka 33 tons ng bigas? Normally ka, Jerry, yung mga dumayo, mga construction materials, kagaya ng mga buhangin, nagkaroon ng panda. Pasa na dumadaan sa ating karsada. So tapos overloaded siya. So yun ang epekto ng pagmadaling pagkasira ng karsada natin. Opo. So parang tama po ba yung intindi ko, RD, na hindi naman porkit mahaba yung truck ay mabigat na siya? Tama ka, Kasi pagka maraming gulong, mas mababa ang naka-distributed yung load. Uh-uh. So, pag-init na mo yung 12-3 na 42,000 kilogram ang laman, pagdating sa actual, pag tinimbang namin, ay nasa 55,000. So, sabihin, mas mahaba siya, mas madaan kaysa doon sa mga 12-wheeler. Parang mas kaya pa ng kalsada yung mahaba na distributed mahaba ang bigat ng karga, ano po? Opo, tama po kayo. Opo. Okay, yung binabanggit po kanina ni Kumbachero dito, RD, meron po ba kayong mga timbangan dyan? Yeah. Yung weighing station natin na sa Gapan, isa doon, isa sa Tarlac, at isa sa Giginto. So, ang gamit na gamit sa atin is yung Gapan. Kasi yung mga nanggagaling ng Region 2, Region 1, at saka galing ng Pampanga, galing ng Bataan, dito lahat nagko-convert sa Daang Maharlika. Yun yung alun-alun. Yung alun-alun na sinasabi mo, Kumbachero. Opo. Eh pag sumobra ho sila sa timbang, ano ho ba ginagawa doon? Hindi sila padadaanin? Ganun po ang talaga. Sa batas po talaga is kasama namin dyan ang LTO at saka yung Highway Patrol Group. Kasi ang DPWH, siya lang po yung tumitimbang. And nakita na talagang overloaded siya, yung LTO ang manimikit o kaya Highway Patrol Group kasi nasa kanilang mandate po yun. Pagka tinikitan po, hindi na patutuloy yan, ganun po? Tatanggalin lang po yung plaka niya, track na yun, and then yun ang gagawin sa LTO at tutubusin ng may-ari. Yun ang magsasuffer po yung may-ari. Magsasuffer, pero patutuloyin po, pabibiyahihin pa din. Yung iba po, hindi na namin pinababiyahe. So, pag hindi siya na nagbawas ng timbang, hindi na siya makakadaan. At hindi na siya makakarating sa index. Ito po bang mga weighing station po na to, RD, ay meron po ba itong mga naka-designate o naka-deploy na mga LTO o Highway Patrol personnel? Kasi wala kayong kwan eh, ang DPWH Kumbachero, hindi wala namang police power yan eh. Tama po kayo na talaga pong wala kaming police power. So, kami po, may tao kami dyan 24/7. Tatlong shifting po yan. Mm-hmm. So, kaya po nung nagkaroon kami ng meeting sa province ng Pampanga, na-request ko po sa director ng LTO na kung kailangan i-deputize, mag-deputize sila ng para sa mga traffic enforcer, ng mga local government, para po mas maganda yung coordination. Pati na po yung Highway Patrol Group. Opo. Para na-apprehend namin yung mga talagang overloaded ng mga trucks. Mm-hmm. Wala po bang exempted dyan sa overloading? Ano ba, overloaded pero ang karga po niya ay bigas, gulay. Agricultural products. Baka kailangan po makabiyahe ng mga yan. Wala po bang kayong ganung klase ng exemption? Talaga yun ang instruction ko po dyan na yung mga galing na yung mga kagaya ng mga bigas, gulay,
kailangan dito sa Metro Manila, yan po yung dumadaan sa atin. Kaya, iba po kasi yan naman ng mga yan, medyo magkanyan kaysa sa mga construction material. Opo. Construction materials ang talagang perwisyo. Pero, sekretary ulit masasabi ko, director, kung ganun ho palang chinecheck naman, hindi pala dapat nag-alon-alon yung kalsada natin kung nai-implement ng gusto yung weight limit. Yeah. Tama po, Ka Jerry. Sa ngayon po, ang maganda sa nangyari ngayon, yung mga local government unit natin, ng mga mayors, sila na po nagpupulis doon sa mga truck na nakikita nilang overload. Pag-aira muna dito sa Kabyaw, hindi na po sila dumadaan dyan dahil hinaharang na sila ng mga traffic enforcer dyan. Oo. Instruction po ng mayor, no? Mm-hmm. Pagdating naman po sa San Miguel, ganun din po, San Miguel, Bulacan. Hinaharang na. Oo. At nakikipag-cooperate na po sila sa amin. At dito po sa Porac, yung mga pinagagalingan ng White Star, sa ngayon po, nag-aalis na sila. Nagpapawas sila ng mga yung sightings. Mm-hmm. Para tumama sila doon sa tapo. Para gumaan. Para gumaan, ano po? Gumaan. Mm-hmm. Opo, dahil pagka hindi po sila naka-attain ng 33,000 kilograms sa gross meter weight, hindi sila padadaanin sa MDEX. Mm-hmm. Pagdating naman po sa national roads natin, pagka ganyan na rin po ang kanilang mga karga, tayo nilang magbayad sa MDEX, dumaan sila sa national roads natin, talaga naman po na kayang-kaya lang kagsada natin po yun. Opo, pero katulad po ngayon, RD, no? Ang dami na po nating reklamo na tinatanggap mula sa ilang mga mayors na yung kalsada nila giba-giba na. Dahil nga daw po wala namang, as in, wala namang nanghuhuli. Siguro hindi sila deputized na LTO, hindi naman nila mahuli yung ibang mga truck na overloaded. Paano daw po yung mga kalsada nila? Katulad sa Haen, halimbawa. Opo, dahil nga sa ginawang sahain po kasi, lumabas na provincial road po yun, ano? Opo. So, dito sa national, yung Kapiyaw natin, yung Diyasa, dyan po sila dinabawal. Kaya po, kuminsan, lumiligo sila, naghahanap sila ng madadaanan na mas manipis ang kalsada. Kaya po, mawawasak talaga, ano? Opo, lalo provincial road at saka barangay road. Dito masosolve kagad kung bachero, mukhang long term ang kailangan dito. Pwede po bang kapalan yung kalsada, RD, alimbawa 38 to 40 inches? Mm-hmm. Opo, may mga ginawa na po kami dyan sa MNR, yung MacArthur Highway. Mm-hmm. At yung ginawa po namin dyan, talagang tumatagal po yun. Mm-hmm. Magkabad ako na may kakulangan ng pondo, so kahapon po nag-meeting kami with Ender at saka ni Secretary Punoan na yung MacArthur Highway is mabibigyan po ng pondo para sa quick response fund para po sa parte ng apalit pagka po nagawa namin yung kalsada na yan, yung galing ng Pampanga na pupunta sa Kabyaw, dito na po siya dadaan sa MacArthur Highway ulit at papunta po ng Manila. Ito, may ginagawa nga ho dyan. Nadaan ako nitong ilang linggo lang. Mm-hmm. Malolos to Kalumpit. Ginagawa ho yung part na yun ng MacArthur. Makapal na ba yun yung ginagawa doon na yun, Director? Opo. 38 inches na po yan. Kapal. Mm-hmm. So, kayang-kaya ni truck. Mm-hmm. Ito, may mga nagme-message dito doon sa mga weighing station daw ho. Naglalagay lang daw eh. Tapos nakakadaan din. So masisira nga ho yung kalsada pala natin. Yan nga po ang sinasabi namin na kung magtitimbang, kami po nagtitimbang lang. So bakit sila naglalagay? Hindi naman sila uhulihin. Wala naman po kami. Hindi naman sila uhulihin ng DPWH. Dapat po sana, huwag sila magbigay dahil hindi naman sila tatanggalan ng plaka, hindi naman sila dahil wala naman po kami sa enforcement. Sino ho yung magbabawal ba sa kanila? Halimbawa, lumagpas sila, sino hong pipigil sa kanilang bumiyahe? Supposed to be dapat po yan, LTO at saka ang Highway Patrol. Ayun, dapat. Kailangan namin talaga ang tulong nila para naman po na may sakatuparan natin yung batas na ito. Ano po? Ang problema kasi may batas. Saka actual nating nakikita, nagigiba talaga yung kalsada kong bachero sa sobrang
Kaya sobrang nawawala ng kabuluhan bigat din yung pagtitimbang kung wala rin mag-i-implement. Tama. Konse, para siyang sapin-sapin na na problema. So ang nangyayari po ngayon, RD, no? Magpapagawa tayo ng kalsada tapos mawawasak lang nitong mga truck. Pagka naman inawat mo yung truck sa pagbibiyahe, maaapektuhan ng trade. Sapin-sapin eh, no? Kailangan talaga may inter-agency meeting dyan, no? Ano? May mga truck naman na nagpapataas pa ng sidings, yung mga dump truck na tinataasan, director, di ba? Lalo na yung mga dump truck ng graba, mga buhangin. Ganun ang ginagawa eh, director. Opo, sa ngayon po, hindi na po sila nagpapataas. Talaga may galing na po, galing ng China, yung Howo. Mm-hmm. Hindi na po dinadagdag, talagang mataas na po yun. Mm-hmm. Kagaya ng 12-wheeler po nila na dapat nasa quarry lang yan, ngayon nasa kalsada natin. Mm-hmm. So, yun, yung manahol sa configuration natin. Sobra-sobra yun. Inuhuli talaga po yan. So, nakausap niyo na po yung LTO saka po yung Highway Patrol na tulungan kayo dyan sa enforcement ng batas. Sa batas eh. Mm-hmm. Batas sa overloading. Kagaya po ang nasabi ko, yung director ng LTO at saka ang malaking bagay po rito is yung makatulong namin yung local government unit. Mm-hmm. Kita po meron silang traffic enforcer sa bawat bayan. Opo. So ang sinabi ko nga po sa director ng LTO na kung pwedeng i-deputize nila yung kanilang yung mga traffic enforcer ng bawat mayor dahil tumutulong po ang mga mayors sa lalawigan ng Pampanga at saka ng Revesia at saka ng Bulacan para po mabawalan yung mga truck na yan na talagang sobra-sobra naman. So as of now po ano, nag-monitor po kami dyan sa Dang Maharlika. Talaga pong sumusunod sila. Talagang pagka po, hindi sila nakitang overload, talagang binabawasan po nila yung laman ng truck nila at binilipat nila sa ibang truck. Kaya pag hindi po nila ginawa yun, hindi namin sila padadaanin. Ayun, kasi kulang din naman ng tao ang Highway Patrol saka LTO. Tama kayo, i-deputize ang mga local traffic enforcers para maipatupad yung batas na yan. So last na lang po, RD, no? Yung pong viaduct na ito, na napakatagal lang ginagawa, kailan po ba daw matatapos yan at kailan po ba pwede ng padaanan yan sa mga truck para naman medyo makahinga-hinga yung mga national road natin? Opo, sabi po nila by the end of December, matatapos po nila yung rehabilitation ng viaduct. Ano po? Opo. At sa pakipagtulungan po ng local government at saka yung ating national government, yung interagency, sana po pagka nagawa yung viaduct na yan at sumunod sila sa tamang timbang ito sa national roads natin, yung asset po ng DPWA, lalo na yung national roads, ay talagang tatagal po itong kalsada natin. Mm-hmm. Magastos po, no? Gano'n po bang pagkakaiba sa presyo nung kasalukuyang pong kapal ng kalsada at saka pag ginawa niyong 38, mga ilang porsyento po ang madadagdag sa gastos ng pamahalaan doon? More or less, sa 25-30% ang ating dagdag na presyo uh-huh. at kinapalan po natin. Opo. And then, yun po na idadagdag. Yung dating, kung wari, 1 kilometro, nagiging 700 meters, 750. Mm-hmm. So, medyo nadadagdagan po yung presyo, ang presyo ng ating nagmamahal po yung ating kalsada. Maging standard na po ba yun na sa mga national road natin ay gagawin ng 38? Opo, lalo na po rito sa Bulacan, Nueva Ecija at saka Pampanga. Ayan, uh-uh. Dahil dyan po nang gagaling yung mabibigat na kalit na mga sa traps na dumadaan sa national roads. Oo, hindi natin pwedeng itigil naman ng mga operasyon yan. Maraming mapipinsala. Tama po kayo, kailangan talaga dito ng kasunduan amongst the stakeholders. RD, Regional Director Dong Tolentino, maraming salamat po. Thank you po, Director. Thank you, Sadya Rick. Kakatanying, ano, maraming salamat sa inyong interview. Thank you. Si RD Rosaler Tolentino ng DPW8 Central Luzon. Issue ng bayan, katotohanan, 2x2.